magpapatuloy ano sa atin pong pag-aaral dito po sa last part ng sulat po ni Peter, chapter 3. At tinitignan po natin dito sa pinakalas na bahagi ng kanya pong letter yung patungkol po ano sa kanya pong sinasabi tungkol sa araw ng Panginoon, sa araw ng Panginoon. So napakarami pong mga biblical verses ang nagsasabi doon po sa sinasabing araw ng Panginoon or the day of the Lord na pinabanggit po ano na ito po yung katapusan ng lahat ng bagay or yung judgment day. At para sa atin na mga mananampalataya, it is our joy, di ba na? At the same time, ay ito po ay kalungkutan or damnation ano, doon po sa mga hindi sumunod at hindi nagtiwala ano sa atin pong Panginoon. So hindi po ito magandang araw para po sa mga hindi mananampalataya sapagkat ito po yung araw na kung saan ay magkakaroon po sila ano ng eternal punishment. Tayo naman magkakaroon tayo ng eternal life na kasama po ano ang ating Panginoon. So dalawang mukha po ano yung nakikita po natin dito sa pagdating ng Panginoon or yung sinasabi ano na araw ng Panginoon, yung araw ng kanyang judgment, at the same time yung araw na tayo po ay kanya pong itataas. Ano, tayo po ay kanyang bibigyan ano ng pagkakataon na makasama po siya doon po sa lugar na kanya pong ipinangako ano sa bawat isa po sa atin, doon sa lugar na kung saan ipinangako niya sa mga mananagumpay no, or doon sa mga nanatiling tapat no sa kanya, sa kabila man ng ano, sa kabila man ng mga naranasan po nila as they continue ano to obey the Lord ano na kanila pong pinaglilingkuran. At makikita din po natin dito na maliwanag na sinasabi yung destruction po ano ng lahat ng bagay dito po sa mundo. At yung sinasabi ko nga na pinapanood ko palagi sa channel 42 habang ako po ay nasa baba at nagpapakain ano di kay lolo o kaya kung may ginagawa po dyan. Nanonood ako doon kasi ang lagi po nilang ipinapakita doon ay kung paano daw nag-work yung universe. Paano nag-work yung universe. At doon po sa kanila pong mga studies, billions of dollars ha, yung kanila pong ini-spend. Diba? Makabag-build lamang po sila ng mga matataas na kalidad. Diba? Ng mga ano ng mga cameras or mga satellites upang mapag-aralan po nila yung kalawakan no, at marami po silang natututunan no, marami po silang nakikita na kamangha-mangha pong mga bagay no. Kanina yung ano nila ipinalabas po nila is about the stars tsaka yung mga dead stars. At nakakatuwa lang no, as I watch that ano that film kasi mga scientists po, mga astronomers ganun yung mga nag-explain, pinapakita po nila yung kanila pong mga ano yung kanila pong mga discoveries. Hindi ko lang talaga maiwasan yung mamangha sa Diyos na meron tayo. Di ba? Yung kung gaano kaganda, di ba? Yung kanta nila Ate Nympha, nila Sister Cynthia last Saturday, yung How Great Thou Art. No? Talagang
Napakaano lang, no? Grabe lang talaga ang Lord na maging sa kalawakan, sa kailaliman ng dagat, sa mundong kinagagalawan po natin. Grabe lang yung kanyang ano, yung kanyang paggawa or pag ano, pag-create, 'di ba, ng lahat po ng mga bagay po na ito na nakikita at napapag-aralan, 'di ba, sa mga kapanahunan po na ito, no? At sinasabi po nila na meron silang problema sapagkat may isang planeta na hindi nila ma-identify kung bakit sobrang ano, sobrang dami yung mga ano yun, yung mga sinasabi nilang mga nitrogen na components ng plant po na yon, saan nangga ay yung planet na yon, kung saan nanggagaling, tapos nagpo-produce siya ng ano, ng yung parang ice na talagang punong-puno po yung planet po na yon. Tapos may kalaliman din ng tubig na nandoon. Tapos ang dami-dami po nilang mga ini-explain ano doon po sa mga nakikita po nila ano sa kalawakan. Pero one thing that strikes me always is about doon po sa ano, doon po sa sinasabi po nila na dapat ay alam mo yon, yung nagiging handa tayo, sabing ganon, nagiging handa tayo sapagkat yung init na ibinibigay ng sun ay patindi ng patindi. At sinasabi nila, 'di ba, na matagal na ito, parang high school pa yata ako noon, na sinasabi nila na huwag kang magsusunog ng plastic, 'di ba, huwag kayong gagamit ng mga chemicals, mga spray net, kasi it will damage, 'di ba, sinasabi nila, it will damage the ozone layers. Kaya nga, marami pong mga nag-a-advocate ngayon kung paano i-treat yung mundong kinagagalawan natin. Yung para bang may magagawa po tayo, no, sa amin, sa Isabela, talagang may ano na, no, may alam mo yun, yung kung plastic, 'di ba? Doon sa plastic, kasi sinasabi nila na yung mga plastic daw ay hindi daw yun natutunaw, 'di ba? Nakakasira daw ito ng lupa. Tapos alam mo yun, ang dami-dami nilang tapos plant a trees kasi kailangan ito upang hindi masira yung mundong o yung lupa ano na kinagagalawan po natin. At marami pong mga meetings ang ginagawa, ano, lately lang ay nag-meeting po sila diyan sa bandang Europe, ano, upang pag-usapan yung tungkol po sa climate change. At maging si Prince Charles, si Prince William ay isa rin po sa mga nag-a-advocate, 'di ba, ng ano, ng pag-alaga sa kalikasan, no? Marami silang mga binabanggit kung paano, no, yung mga plastic sa ocean kailangan itong tanggalin kasi napakarami daw pong mga chemicals yung nakukuha doon po sa mga basura na alam mo yun, nakaka-damage ano sa mga creatures doon, and at the same time bumabalik din daw ano sa tao at nasisira daw ano yung mundo or nasisira yung kinagagalawan po nating tahanan ano dito po sa lupa. So maraming mga ano, maraming nag-a-advocate ano ng kung paano ma-preserve itong mundong kinagagalawan natin, itong universe ano na kinagagalawan po natin. And even those people na nag-aaral po patungkol po sa yung sinasabi ko po kanina, yung mga scientists, yung mga astronomies, no, yung ang dami-daming mga depende po doon po sa kanilang ano, sa kanilang specialty,
ay pinag-aaralan nila at talagang sinasabi nila that it will there will come a time na kung hindi daw tayo mag-iingat ay ano, masisira talaga ito, no? Magkakaroon ng kasiraan, ano, yung mundo po na na ito, ano, na kinagagalawan po natin. Kaya ganun na lamang yung kanilang pagsisiyasat, 'di ba? Tungkol po doon po sa kalawakan, kasi baka ano eh, baka magkaroon ng malfunction doon at hindi ito makabuti sa mundong kinagagalawan po natin, no? Yung katulad ng na-share ko po kagabi, 'di ba, na talagang naghanda sila ng mga yung mga beams upang kung may mahulog man na part ng planeta or part ng mga stars ay kaya po nila itong wasakin upang hindi po ito makadamage ano sa environment. Pero nag-agree po sila na kung hindi tayo maging maingat ay masisira po yung mundo po na ito sa pamamagitan po ng heat, no, sa pamamagitan ng fervent na sinasabi na heat, no? Madi-destroy yung lahat sa atin. Kasi ganun po yung mga pag-aaral po nila, sinasabi nila na billions of years na yung nakakaraan, na may mga sinasabi nila, may mga dinosaurs, na may mga nakita silang mga fossils, di ba, ng mga dinosaurs, na dahil po doon po sa sitwasyon na kung saan ay nagbuga, naibuga dito sa lupa yung matindi pong ano, lamig na siyang pumatay daw doon po sa mga napakarami pong mga species ano, sa nakaraan. At ngayon naman, pinaghahandaan nila yung sinasabi po nilang apoy, di ba, natutupok sa mundo. At katulad ng aking nasabi kagabi, mga kapatid, tayo naman ng mga Kristiyano, hindi naman ito bago na sa atin. 'Di ba? Tayo naman ay ikinatutuwa lang talaga natin na malaman yung mga bagay po na ito na ipinagpauna na sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang salita. At maging dito po kay Peter, maaring sabihin natin, saan ba ito nakuha ni Peter? Yung mga ganitong mga binabanggit niya. Alalahanin natin na ang kanyang teacher ay ang Panginoong Jesus. Nasabi ko po the last time, 'di ba, na pag-aaral po natin, maraming mga hindi na record eh. 'Di ba? Maraming mga hindi na record na mga conversations kasi 24/7 magkasama eh for the period of 3 years. So ang dami noon. Tayo na nga lang magkasama sa isang day off sa dami ng ating mga napagkukwentuhan, 'di ba, kung isusulat ito sa libro. Eh kulang yung isang ganito, kulang yung isang Bible, 'di ba, sa dami ng ating mga nasasabi. Eh yun, kapatid, 24/7 magkasama araw-araw for the period of 3 years. Ang sarap lang siguro no na sa mga panahon na yon kung siguro si Jesus ay naipanganak, kunyari lang, sa kapanahunan po natin and we are one of those disciples. Ang sarap lang magtanong siguro sa Panginoon, di ba? And alam natin na ang laging punto ng kanila pong mga conversations is about the kingdom. Di ba? Laging nangangaral po ang Panginoon about doon po sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos. Napakarami po niyang mga parables, no, na binabanggit patungkol po sa kaharian, papaano pumasok doon. Yun lagi yung tema, 'di ba, ng kanya pong ministry, no, si Jesus. Yun lagi yung tema ng ministry, yun lagi yung tema ng conversation. And some of us isinulat po ito ng mga tao po na kanya pong nakasama. At may mga nagsulat din dito na iba, no, katulad nila Mark, na alam mo yon, second information po yung natanggap nila, pero yung source naman nila, yung first na ano naman na information na pinagkuhanan po nila ng mga information ay yung tao naman na
nakasama, di ba, ng atin pong Panginoong Jesus. So marami, no? As we look at these letters, even doon po sa mga letters po na isinulat po ni Pablo, makikita lang talaga natin yung kabuuan, di ba, ng kung hindi man lahat, pero ano, marami na po tayong malalaman patungkol po sa mga nangyari sa nakaraan, sa ministry po ano ng atin pong Panginoon, and even their ministry, itong mga early believers po na ito, itong mga early disciples po na ito, mga early believers sa kanila pong paglakad ano bilang isang mananampalataya. So hindi na tayo na amazed, ano na, oy, ganun. Every time na manonood po ako noon, kasi gusto ko lang yung channel na yun, 42 dito sa TV namin, ewan ko po sa inyo. Every time na natutuwa lang talaga ako kasi ang galing-galing nilang mag-explain, 'di ba, ng mga bagay-bagay tungkol sa nangyari, mangyayari, 'di ba, sa hinaharap. At binabanggit ko sa sarili ko na nag-i-smile na lang ako. Sinasabi ko na totoo yung mga sinasabi nyo, mawawasak yung mundo na ito. At yung paghahanda na sinasabi po nila is not to build this ano, is not to build this this world again or this universe again, kundi ang ating binibuild bilang isang mananampalataya ay yung buhay natin ready to meet the God we serve. Di ba? Talagang inaayos natin, ito yung binibuild talaga natin. Hindi yung mundo na kinagagalawan po natin kasi alam natin na yung mundo po na ito ay mapaparam. Di ba? Mawawala ito, katulad ng sinasabi po dito sa 2 Peter chapter 3 verse 10. Gusto ko lang kuhanin ito. Sabi niya, ngunit sa araw ng Panginoon, ito yung the day of the Lord, marami pong mga biblical verses ang nagsasabi na ito po yung kanyang judgment, ito yung katapusan, di ba, ng lahat ng bagay. Sabi niya, ay darating tulad ng isang magnanakaw, walang nakakaalam, di ba, walang nakakaalam. Sabi nga ni Sister May Grace, kahapon, kung yung magnanakaw ba, magsasabi na mamayang gabi, nanakawan kita, syempre maghahanda. Di ba, maghahanda yung pinagsabihan. Pero mostly, na mga magnanakaw, hindi po sila nagsasabi kung sino yung aatakihin nila, sino yung bahay na ano papasukin nila, sino yung dedekwatin nila. Katulad nung nasa TV, yung bag niya. Yung bag niya, dinekwat ng isang lalaki. Nandun lahat yung mga ano niya, mga mahalagang bagay sa kanya. No, isang shop ito na nandun yung kanyang mga checks, nandun yung kanyang mga pampasahod ba doon sa kanyang mga ano, mga tauhan. Nandun daw lahat. Kahit hindi na daw ibalik yung pera, basta ibalik lang yung mga ano, yung mga cards at saka yung mga, kasi mahirap naman kumuha, di ba, lalo na sa panahon ngayon. Hindi mo alam eh kung kailan aatake itong mga magnanakaw. At ganun po inihalin tulad, di ba, yung pagdating ng Panginoon, yung araw ng Panginoon na darating siya tulad ng isang magnanakaw, walang nakakaalam. Kaya dun sa mga nagsasabing alam nila, hindi po yun totoo. May mga computations pa sila eh. Di ba, may mga kinocompute-compute po sila. Kaya nga nung yung Y2K, nasa Taiwan ako noon eh, yung Y2K, alam mo yun yung sinasabi nila na magi-stop daw yung mga airplane. Kasi nga, yung program noon ay hanggang 1999 lang. Kumbaga, magtatagal pa daw bago maayos pa yun kasi kailangan daw baguhin lahat. Kaya yung karamihan sa amin noon, namumroblema, paano na kami nito uuwi? Diba sa Pilipinas, kung magbabangka ka, layo-layo naman, diba, nang babangkahin mo. So, ang dami-daming mga problema, pati yung mga reprogramming ng mga sinasabi po nilang yung mga computers. Ang dami, ano, kasi lahat naman ay computerized, 'di ba, sa kapanahunan po noon nung nasa Taiwan ako at maging sa kapanahunan natin ngayon, ano? At kung titignan natin, 'di ba, wala namang ano eh nabago. Kung titignan ko nga
mula noon hanggang ngayon, it's the same thing, 'di ba? Marami lang talaga yung mga minsan mga balibalita, ano na hindi naman totoo. Pero ito, sinasabi po dito, 'di ba na sa araw na 'yon, sabi niya sa chapter 3, sa araw na 'yon, ang kalangitan ay biglang mawawala, 'di ba? Ang kalangitan ay biglang mawawala. Saan mapupunta? Eh, mawawala daw kapatid eh. Hindi naman sinabi kung saan mapupunta. Di ba? Ang sinabi lang, mawawala. That means to say, hindi mo na ito makikita. Wala nang, ano, wala, hindi mo na makikita yung sky, hindi mo naman nakikita yung moon, di ba? Yung dyan sa kalawakan, mawawala daw eh. Di ba? Mawawala. At kung tatanungin ninyo ako saan pupunta, hindi ko po alam. Basta ang sinabi dito ay mawawala. Pagdating ng Panginoon, ang kalangitan, no, ang araw ng Panginoon, ito po yung sinasabi pong second coming, di ba, ng atin pong Panginoong Yesus. That's what we believe. Di ba? Kasi pagdating niya ay nangako siya, 'di ba, na bago dumating yung araw po na ito, lahat ng mga lingkod niya na totoong naglilingkod po sa kanya, iku-coat up po sa air. 'Di ba, alam mo 'yon? Iku-coat up sa air. Yung sinasabing alam mo yung bigla ka na lang mawawala, 'di ba? Kaya nga hindi na natin aabutan supposed to be yung mga markings. 'Di ba yung sinasabing mga marking na madami-dami ngayong nag-aalboroto tungkol sa vaccination. Kapatid, hindi pa nakaupo yung Antichrist sa Jerusalem. 'Di ba? Wala pa. Kumbaga, hindi na natin ayun aabutan sapagkat kung tayo po ay tunay na naglilingkod po sa Panginoon, caught up po tayo ng Lord sa air. Mimit natin ang Lord doon po sa air. No, yun po yung sinasabi po ng banal po na kasulatan. Pero may ano pa, may grace period pa during that time ng reign po ng Antichrist. Kaso nga lang, 'di ba, yung mga maiiwan, magdadaan po sila sa napakatindi pong mga tribulations and persecutions. Sana alam mo 'yun, makatagal po sila. Ano, doon po sa klase po ng ganito pong mga persecutions, mga tribulations, yung saan pamimiliin ka kung sino ba talaga yung iyong paglilingkuran, ang Diyos ba o ang anti Kristo. So matindi po yung pagsasala, pero at least meron pa rin doong grace period kung sino po yung mag i-stay doon po sa panig po ng Panginoon, ang siyang maliligtas, 'di ba? Magkakaroon po ng kaligtasan. Pero doon po sa mga magbibetray sa kanila pong pananampalataya, ano, sa Panginoon, ay sila po ano ay magiging kaawa-awa sa araw na itinakda ng Panginoon for his judgment, no, for his judgment. So sinasabi ko ito, mawawala yung kalangitan. Ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Kasabay ng isang malakas na ugong. Yung Feast of the Trumpet, 'di ba, dito sa Israel. Naririnig natin yun minsan, di ba? Naririnig natin, ewan ko po sa inyo, no? Yung sa mga malapit po sa mga Beth Knesset. Yung nag-ano sila, pi-play po sila, no? Ng kanila pong mga shofar, no? At napakaganda po ng tunog, no? Ng mga ginagawa po nila. Tayo naman ay may shofar din, ano, sa church. Pero sa pagtunog ng trumpeta, ito sinasabi po dito, di ba, sa kadarating yung Panginoon, ito sa malakas na ugong, no? Kaya tignan-tignan natin, no, yung kalangitan, tapos baka may, ano, yun po yung sinyales, ano na, darating yung araw ng Panginoon. Mawawala yung kalangitan, kasabay, sabi dito, ng isang malakas na ugong. Anong ugong yun, sister? Eh,
Ugong daw kapatid, ugong. 'Di ba? Malakas na ugong yung maririnig, no? Pag sinabing malakas, maririnig po ito ng lahat. Kahit siguro naka-headset, no, ay maririnig po ng lahat. Sabi dito, ay matutupok ang araw. Just imagine, matutupok yung araw. Isa sa mga pinakamalakas na ano na nagko-contain ng heat ay yung araw. Wala namang nakalapit pa dyan sa araw, no? Kasi kahit nga nandito lang tayo sa lupa, sa tindi ng kanyang init, ano na ano tayo, no, na feel natin yon. Eh kung lalapit pa kaya doon, eh nasusunog. Sa pagdating ng araw ng Panginoon, ang sabi dito, matutupok yung araw. Grabing lakas ng ano. Grabing lakas nito kasi pati yung araw matutupok. 'Di ba? Matutupok yung araw, sabi niya, yung buwan at mga between. Matutupok. Ngayon, problema ng mga scientists, may mga natutupok na mga stars. 'Di ba? Tapos kakaroon ng yung mga sinasabi nilang dead stars. Tapos pag nasinagan ulit ng araw, ay alam mo yon, kinukuha nila ulit yung sinag ng araw at nagiging buhay ulit sila. So ganun, ang dami-daming mga, pero yung mga hindi na, kinoconsider na nila yon na dead stars, at anytime ay po pwedeng mawala doon sa orbit. O kaya malaglag, 'di ba, dito sa lupa. No, 'yun yung kanila pong mga fear. Pero one thing that I really admire with the Lord, 'di ba? Kung paano niya hinahawakan yung mga orbits, 'di ba, sa kalangitan, yung mga planets, kapatid, ang lalaki noon. Paano nakakapag-stay doon, 'di ba, na o hindi man lang kasi isang laglag lang 'yan, 'di ba? Patay tayong lahat o kaya magkaroon ng malfunction. May ganong balita noon, no, na may malalaglag, tapos sabi ito na yung katapusan ng mundo, pero hindi naman, no, wala na, hindi naman tayo natupok, ano, sa mga balibalita, no, sa nakaraan, no. Kasi ano ba yung reason noon, no, what sinasabi, kasi ang daming mga false teachers dito sa kapanahunan ni Peter na sinasabi, ano, na maging doon sa time po ni Pablo na hindi naman darating yung Lord, eh tagal-tagal nang sinasabi yan, 'di ba, wala namang dumarating. At binanggit ni Peter dito, no, napag-aralan po natin na hindi pa siya dumadating sapagkat nagbibigay pa siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Verse 9, chapter 3, verse 9, ano, ng 2 Peter. Grabe lang talaga yung Lord natin, ano? Saan mo siya pwedeng i-compare? Di ba? O pwede naman na siyang bumalik sana, eh, sa panahon na tayo'y mainit sa Panginoon para siguradong pasok tayo, ano, sa kalangitan. Pero hindi pa, eh. Kasi binibigyan pa niya ng pagkakataon yung lahat upang makapagsisi. Sinong Diyos ang katulad niya? Di ba, na grabe lang yung binibigay niyang grace period sa bawat tao, ano, upang hindi sila mapahamak. Bakit ganun na lang yung ano, pagpupursige ng Panginoong Hesus na ituro yung hell? Sapagkat alam niya yung ano, eh, yung hirap ng mapunta doon po sa lugar na yon. Wala doon yung presence ng God, 'di ba? Wala kang ano doon, sinasabi doon na talagang magngangalit yung mga ngipin, yung mga ngipin ng mga tao na pupunta po doon po sa lugar na iyon. So grabe lang pain. Tapos yung mga uod, hindi na mamatay. Kinakain, hindi rin mamamatay yung tao na pupunta po doon sa lugar na iyon. Bakit ganun na lang yung pagpupursige nila na maituro yung ganito pong mga bagay? Kasi yung lugar po na iyon, kapatid, ay ano, talagang eternal damnation, eternal judgment. 'Di ba yung alam mo 'yun, yung hindi ka na po pwedeng wala nang ano dun, eh, wala nang kapahingahan.
Di ba? Wala nang peace. Kung dito sa lupa, pagod na pagod tayo sa mga bagay na, alam mo yon, napapagod tayo sa trabaho, napapagod tayo sa sakit at karamdaman, edi lalo na doon, eternal yon. Kaya nga, maging itong mga apostles na ito, maging si Pablo, grabe lang yung pagpapagal niya sa ebanghelyo ng Panginoon, no? Upang maituro lang yung kaharian ng Diyos at yung lugar, di ba, para doon po sa mga hindi mananampalataya. Kaya ganun din po yung pagpupursige natin, kasi hell, yung hell kapatid, yung impyerno, ay eternal din yon, eternal damnation, eternal pain, di ba, eternal flame, di ba, yung mararanasan ng isang tao na mapunta doon po sa lugar na iyon, no? Kaawa-awa, 'di ba? Talagang ito yung sinasabi ng mga reporter na yung talagang hindi mo mailarawan, 'di ba? Yung pwedeng mangyari doon po sa lugar po na iyon, no? So yung araw ng Panginoon ay napakahalaga at napakatindi, 'di ba, na ipinapaalam po ito sa atin ng Lord sa kapanahunan po natin. Para saan? It is an invitation. It is a continuous invitation, 'di ba? Not just for us believers, but for those people na na meron tayong network or meron tayong connection. Kasi napaka halaga po nito, no? At binigyan po tayo ng mga, hindi lang mga signs, kundi yung, alam mo yun, yung picture, kung ano ba yung mangyayari dito po sa araw ng Panginoon, no? Yung day ng, sabi dito, katulad ng isang magnanakaw ay darating siya, mawawala yung kalangitan, mawawala yung mga bituin, di ba? Mawawala yung mga bituin, yung buwan, yung araw. Sabi dito, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Di ba? Mawawala. Mawawala sila. Di ba? Matutupok, sabi dito sa pinakaunang word niya dito, no, matutupok yung araw, buwan at mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay. Kung matutupok yung araw, matutupok din yung lahat ng mga bagay na naririto, 'di ba, sa mundo na kinagagalawan po natin. 'Di ba? Kaya nga may mga joke-joke kami minsan doon po sa plot pagdating po sa acquiring ng properties, 'di ba? Alam mo 'yun, yung paano 'yun, no? Marami kasing tao yung nag-i-invest doon po sa mga material na mga bagay. Pinut na nila lahat, no, yung kanilang mga kanilang mga energy, yung kanilang mga yung kanilang mga kayamanan in acquiring everything na meron po dito sa lupa. Hindi po natin sinasabing mali yung mga bagay na yon, pero ang mali po kapatid kapag doon ka na naka-focus at nakalimutan mo na merong kang tungkulin sa Panginoon ng higit, 'di ba, kaysa doon po sa pag-acquire. Yung first na priority natin bilang mga lingkod ng Diyos. Ano ba 'yun, sister, yung first priority natin? 'Di ba? Yung ayusin yung paglakad natin bilang mananampalataya sa Panginoon at ibahagi natin yung kabutihan ng Lord at yung ibahagi natin yung natatanging araw na ito na muling pagbabalik or pagdating ng Panginoon. That's our job, eh. Di ba? Wala naman ng iba yung maging mabuti kasi yung paglakad bilang mananampalataya at ibahagi mo kung ano yung meron ka. Di ba? Kung ano yung natutunan mo sa iyong buhay, no, habang ikaw ay nag-uobey at naglilingkod sa Panginoon. Ano pa nga ba? Di ba? Wala naman ng iba. Kaya nga tayo tinawag differently, eh. Di ba? Dahil ito yung nais ng Diyos, maging kabahagi tayo doon sa kanyang saving plan, no? Doon sa kanyang pagsisave, no, sa mga tao. Kasi ang lahat, ulitin natin verse 9, ang lahat ng tao ayaw ng Diyos na mapahamak. Kaya binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat, di ba, upang makapaghanda sa natatanging pagdating
ng araw po na ito. So makikita natin no na hindi natin i-prioritize, 'di ba? Yung mga bagay na masisira lang pala sa hinaharap, no? Kaya nga napakaganda sana. Bakit ba bumababa yung quality ng mga Kristiyano sa kapanahunan natin ngayon? Kasi mas iniibig na nila yung mundo eh. Mas iniibig na nila kung ano yung pwedeng ibigay ng mundo. Mas iniibig na nila, ano? Makikita natin kahit naman tayo mga kapatid, alam naman po natin yon. Ano ba yung talagang iniibig mo? Ang Lord ba talaga? Diba? Maraming sabihin natin, oo, iniibig ko talaga yung Lord. Pero nakikita ba ito sa buhay natin? Nakikita ba ito sa ginagawa po natin? It's not just only you, but also me. Diba? Alam mo yun, yung talagang tuturuan lang talaga natin yung sarili natin na i-prioritize, ilagay sa priority, diba, ang Panginoon. At kung ano yung kanyang sinasabi, 'di ba? Kasi ito yung higit na mahalaga eh. Hindi naman sasabihin pagdating ng araw ng Panginoon, o, ilan ba yung naging investment mo? O, madami, o pasok ka sa langit. 'Di ba? Ilan ba yung hindi mo naman din yun madadala? 'Di ba? Paano yun? Matutupok daw eh. 'Di ba? That means to say, hindi mo siya pupwedeng paglaanan ng lahat ng panahon. At kung bibigyan ka man ng Lord ng pagkakataon na magkaroon ng mga bagay na ito, gagamitin mo pa rin, sabi ng scripture, di ba? For His glory, kaya ka pinapagpala ay upang maging higit kang pagpapala sa nakakarami. Grabe lang yung ganun, no? Na mindset, na lahat ng meron sa'yo, lahat ng na-acquire mo, ay gagamitin mo upang mapagpala ang Diyos, di ba? Upang magbigay ng glory sa Panginoon, at mapagpala yung mga tao na ipagkakatiwala sa iyo ng Lord. Pagkakatiwala sa iyo ng Lord. Yung church na ina-attend ko sa Laguna, napakaganda lang kasi yung mga members na may mga sasakyan, pinapagamit talaga nila yan for the service ng Lord. Alam mo yan? Para sa Panginoon. Kumukuha sila ng mga tao papunta doon sa church. Libre yun, kapatid. Di ba? Hindi sila nagpapabayad. Talagang i-text mo lang sila. Parang I think Kihilat Carmel is also doing that, no? Yung sa Kihilat Carmel, yung iti-text mo lang yung driver tapos dadaanan ka, di ba, doon sa kung saan mo sasabihin, or may specific location sila, no, na doon ka pupunta at doon ka dadaanan. Ang ganda lang ng ganun, no? Kasi sa totoo lang, napakarami sa atin, sa Pilipinas, ang namumroblema pagdating sa pamasahe. 'Di ba? Kasi hindi naman po pwedeng lakarin kung malayo 'yun. 'Di ba? Maraming namumroblema pagdating sa pamasahe. At doon po sa mga pinapagpala, kung gagamitin nila ito for the glory of God, magbibigay sila ng panahon doon, 'di ba? Magbi-share nila kung ano yung blessing, 'di ba, na meron po sa kanila. And greater is the reward for those kind of people na talagang ginagamit yung mga resources na galing sa Panginoon for His glory. Kasi sino yung higit na napapapurihan doon? It is God. Kasi si God yung nagtuturo na ganito yung gawin mo, ganyan yung gawin mo. And at the same time, para sa, ano yun, sa Lord. Kasi pupunta sila doon sa iglesia na yun, makikinig sa salita ng Panginoon, magmiminister doon, di ba? At gagampanan nila kung ano yung mga tungkulin na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Maganda na ganun yung pagkatawag ng iglesia. Hindi yung marami kasing mga false churches sa kapanahunan natin ngayon that they like to acquire money, di ba? Tapos pinababayaan na yung mga tao, 'di ba, yung mga member, ang yayaman ng lately lang, 'di ba, nung nagkaroon ng problema yung Iglesia ni Cristo, nalaman natin yung dahilan ng kanila pong mga pag-aaway-away, kasi pamilya versus family. Tapos yung mga properties, yung pinag-aawayan nila, meron doon yung isang anak, 'di ba, na talagang in-expose niya kung ano yung ginagawa doon sa kaban ng
iglesia na kinabibilangan po nila. Ang dami po nilang mga pera. Di ba talagang grabe yung pagbibigay? Pero tayo mga kapatid, gusto talaga natin na maging transparent tayo sa lahat ng bagay. Di ba? Alam mo yun na para sa gawain ng Lord, 'di ba? Magampanan natin yung lahat ng mga ibinibigay ninyo, hindi po namin 'yan ikinakain sa kung saan-saan. Doon po sa mga ayaw magbigay ng kanilang tithes and offering kasi sa takot na baka ito ay magastos ng kung sino-sino, sinisiguro po namin na yung lahat ng mga ibinibigay nyo ay nagagamit sa iglesia. Kaya nga transparent po tayo. Kasi kung hindi ninyo susuportahan ng iglesia, sino ang gusto ninyong suportahan? Di ba? Huwag na kayong makipag-argue pagdating sa tithes and offering kasi it is for the ministry ng Lord through the church. Hindi naman libre yung ating ilaw. 'Di ba kailangan pa nating magpa-check ngayon ng electricity, no? Dahil nagkakaproblema, no? Laging namamatay yung ating electricity. Magkano yung bayad ng isang electrician, kapatid? 'Di ba? Isipin mo na lang 'yon, no? Na nagbabayad din tayo ng tubig. 'Di ba nagbabayad tayo ng kuryente, nagbabayad tayo ng arnona sa kapanahunan po na ito dahil hindi pa nailakad yung ating tax, 'di ba sa municipality. Ang dami nating binabayaran, no? Yung arnona yata natin umabot na yata ng 100,000, 'di ba? Tapos ikaw nakikipag-argue ka pa ng nakikipag-argue pagdating madamot ka pa, 'di ba sa gawain ng Lord where in fact you are benefited by all things. 'Di ba na alam mo 'yon, yung ako na benefit diyan. Paano mo naman nalaman? Paano mo naman nasabi? Di ba? Alam mo yon, talagang grabe lang. Kasi marami sa atin, hindi nagbibigay sa totoo lang. Iilan lang yung mga nagbibigay. Di ba? Iilan lang talaga. Mabibilang mo lang. Pero kung talagang may pagmamahal ka sa iglesia na found ng Lord, hindi issue sa'yo eh yung magbigay. Makapagbigay ka nga sa mga organizations eh. Tapos, ang laki-laki pa. Tapos, pag sa church, nakikipag-argue ka pa. Diba? Ayaw mo pa. Diba? Yung iba naman ay sinasabi nila na, eh, ganito, nagbibigay man ako ng pagkain. Hindi yung kapatid. Walang ganun. No? Malalaman mo, kasi kapag nagmamahal ka, hindi issue sa'yo yung pagbibigay. No? Kasi kung issue sa'yo yung pagbibigay, paano ka makakastand? Pagdating ng araw ng Panginoon, sasabihin sa'yo ng Lord, naging madamot ka sa lahat ng bagay na ipinagkatiwala ko sa'yo. Kaya wala man lang nangyari, di ba? Hindi man lang nakapag-produce ng isang soul yung mga properties or yung mga ipinagkatiwala ko sa'yo, di ba? Na mga ari-arian, hahabulin ka pa niyan pagdating ng panahon. Kaya huwag maging madamot, 'di ba? Kung nandito ka, 'di ba sa iglesia po na ito, we challenge you lang talaga to just support yung church po na ito by your prayers, by your attendance and give faithfully as God commanded yung inyo pong mga resources, no? Hindi naman lahat ay inas niya eh. Yung 10% lang and yung out ng iyong pag-ibig, 'di ba sa Panginoon. Mag-start ka doon sa 10%. Kasi kung papag-aralan mo yung scriptures, hindi lang 10% yung ibinibigay eh, ng mga Israelita. At maaring sabihin mo na sila 'yon, mga Israelita 'yon. Pero kapatid, nag-start sila sa wala eh. Walang-wala din sila sa kapanahunan na 'yon. Kahit na sila nasa, alam mo yung nag-start sila yung buhay nila, pero God commanded them na ganito dapat yung kanilang ibigay, di ba, sa Panginoon. So, huwag kayong magmaramot, di ba, pagdating sa gawain ng Lord. No, wag na wag lang talaga. At makikita nyo, sabi niya, as He promised, nabubuksan niya yung durungawan ng langit upang ibigay sa inyo ang masaganang pagpa
pala, no? Masaganang pagpapala. Bakit ko sinasabi ito? Kasi ang church is the only institution na talagang itinayo ng Panginoon para sa salvation, 'di ba, ng mga tao, para mag-minister sa salvation ng mga tao, para maihanda yung mga tao na ito hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. 'Di ba? Inihahanda natin ito. E paano na lang kung wala tayong lugar na kung saan tayo nagmi-meet, na kung saan pwedeng puntahan ng mga dadalhin ng Diyos doon. Saan natin sila dadalhin, no? Sino yung magsusupport, 'di ba, sa atin? Lamig-lamig kaya sa labas, 'di ba? Pwede naman sa plat, maingay din doon, 'di ba? Sa plat hindi ka maka pag-concentrate. At saka ang Lord yung mismong nag-design ng temple, siya yung nag-design ng synagogue, siya yung nag-design ng church, 'di ba? Siya yung nag-build ng mga grupo upang sila po yung sasamba, 'di ba, sa kanya, at gagampanan nila kung ano yung tungkulin na ipinagkatiwala sa kanila ng Lord. Wala nang iba. Yung school, pabago-bago yan. Pero yung church, yung totoong iglesia ng Diyos, ito lang talaga yung only institution na talagang blessed ng God para sa spirituality. No? Naka-focus siya doon po sa spirituality ng tao. Tapos hindi mo susuportahan. Grabe ka naman. Paano lang yung pagdating ng Panginoon? Wala man lang hindi mo rin naman ginagampanan, 'di ba, yung tungkulin, na kahit na may mga tao kasing ganun, ayoko diyan sa church kasi I am a Christian by my own way. May namit na tayo na ganyan, pumunta sa church. Tinanong natin, ano bang church, 'di ba, yung kinabibilangan mo? Wala daw siyang church kasi siya daw yung church. Diba? Tapos tinanong yata ni Brother Roger kung may asawa siya. Nagalit siya. Diba yung babae na pumunta noon doon sa church, yung Israeli ba yun, no? At hindi lang talaga ganun. Diba? Tayo na, tayo kabilang sa church. Pero pinag-isa po tayo doon po sa lugar na yun kung saan doon tayo nagmi-meet, at doon natin siya papupurihan. No? Doon natin papupurihan ang Lord. So, prepare natin, 'di ba, yung ating pong mga buhay, no? Sinasabi dito, let's continue, mawawala daw yung lahat ng bagay sa mundo, kaya huwag tayong mag-focus doon, no? Huwag tayong mag-focus doon. Ako, tinuturuan ko din yung sarili ko kasi sa dami ng gustong magbenta sa kapanahunan ngayon, no? Ang sarap sanang bumili-bili, no? Tapos uutangin yung para sa supposed to be, kung iipunin mo, di ba, yung binibigay mo sa Lord, makakaipon ka ng malaki. Ganyan yung ginagawa ng iba, inuutang nila. Pero alam mo ba, na kapag inuutang mo yung bibigay mo, or yung kaloob na para sa Panginoon, pag ibinalik mo yan, kapatid, additional ng 5%. Yun. 5%. Sabi ng scriptures, pag ginamit mo yon, yung tithes and offering mo, sa tagal nang hindi mo nagbigay. Naku po, sabi nga doon, no, na kapag inari mo ito, para ka lang nag-ari ng isang basket na butas, di ba, yung kain na butas, hindi mo rin mapapakinabangan. Sa totoo lang, hindi mo talaga mapapakinabangan. Kaya huwag nating subukan ang Lord, no, pagdating sa kanyang salita. Sabi dito, at dahil dito, sabi niya, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, lahat ng nakikita natin, no, lahat ng nandito sa mundo, magiging ganito daw yung wakas, matutupok, mawawala, 'di ba? Mawawala. Pag natupok, 'di ba? Mawawala Wala na pag nasunog Wala na lahat ng mga nasusunog, hindi mo na 'yun makikita, no? Pag ganito yung magiging wakas ng lahat ng bagay, sabi niya, dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, ano ngayon yung dapat nating gawin, 'di ba? Tuturuan tayo ni Peter dito kung ano ba yung dapat nating gawin. Una sa lahat, sabi niya, mamuhay kayo ng may kabanalan. Mamuhay kayo ng may kabanalan. Ano ba yung kabanalan, sister? Yung palda ba ako ng mahaba? Ganun kasi yung sinasabi ng iba, no? Para magmukha kang holy, magmukha kang banal, magayos ka ng iyong
damit, 'di ba? Mag ano ka, magpahaba ka ng buhok at magpalda ka ng ano, mahaba and everything. Ano ba 'yung sinasabing kabanalan, kapatid, no? Yung buhay na may katuwiran, yung iwaksi mo yung lahat ng uri ng kasamaan, lahat ng uri ng kasalanan, i-ask mo ng forgiveness, 'di ba, sa Panginoon, at hindi ka na babalik doon, kundi mag-ano ka na, mag-i-strive ka na, na lumakad ayon doon sa kabanalan na nais ng Diyos. Diba? Kasi tinuturo naman niya paano maging banal eh. Diba? Tinuturo naman niya, tinuturo ng banal na salita ng Diyos kung paano dapat yung buhay mo. Diba? Paano sino yung mga dapat mong kasama. Diba? Kasi yung isang, 'di ba, yung isang kaing ng kamatis, kapag may isang bulok doon, automatically lahat mabubulok yung laman ng ano na yun eh. Kapag hindi maayos, kapag hindi natanggal, 'di ba, yung bulok. Simpleng explanation lang 'yon. Kaya nga laging sinasabi ng ano ng banal na kasulatan na wag nating dudungisan yung ating sarili sa pamamagitan ng pakikisama sa mga hindi mananampalataya. Diba? At kung may instances man na makasama natin yung mga hindi mananampalataya na ito, we will shisharean lang talaga natin sila about salvation or about the goodness, diba, ng Panginoon. Yun yung purpose eh. Pero hindi natin sasadyain na kasamahin sila. Diba? Si Jesus hindi naman niya sinadya eh. Si Paul hindi naman nila sinadya na ito talaga yung gusto kong kasama eh. Kasi kahit hindi ito Kristiyano eh, mabait naman ito eh. Sila talaga yung gusto kong kasama eh. Hindi ganun, hindi nila sinasadya. May mga instances na nakakasama nila yung mga tao na ito doon po sa kanilang ministry. Kasi pumupunta yung mga hindi mananampalataya eh. Diba? Upang makinig sa kanila. O kaya pinupuntahan nila yung lugar na yun at nandun yung mga hindi mananampalataya. Pero hindi nila yun sinasadya. Diba? Hindi sinasabi nitong si Paul, eh, ayoko na sa'yo, Silas. Ayoko na sa'yo, Silas, kasi ang gusto kong kasamahin ay si ito, kasi ito yung gusto ko. Hindi ganun. No, makikita lang talaga natin na pre-preserve nila maging yung kanila pong mga samahan, no? Kasi alam mo yun, mamuhay kayo ng may kabanalan. Paano ka mamumuhay ng may kabanalan kung wala namang kabanalan yung kasama mo? 'Di ba? Napaka logical naman na isipin 'yon. 'Di ba? Kahit sabihin natin na kahit naman nasa trabaho tayo, 'di ba? Yung mga employer naman natin ay hindi naman mananampalataya. But we can be God's alam mo 'yon, servant to them para makita nila, 'di ba, kung ano yung meron tayo. Tapos nakikita kasi nila 'yan eh, sa totoo lang nakikita nila eh. 'Di ba, kahit yung pag-i-stand natin sa katotohanan, pag-i-stand natin sa ating paglabas, 'di ba, dahil gusto mong mag-worship sa Panginoon, nakikita nila 'yan at tumatatak 'yan sa kanila eh. Na ito, hindi mo ito pwedeng galawin kasi ito matatag 'yan na religious 'yan, ganyan sinasabi nila, no. Religious 'yan, hindi mo 'yan pwedeng kantahin, 'di ba, pagdating ng at inaayos nila yung schedules nila eh. Hindi sila kumukuha ng schedule nila pag Sunday kasi wala ka. 'Di ba? At hindi sila kumukuha ng may mga instances na, pero hindi nila yun katulad ng employer ko nung Sabado, kala ko alanganin yung paglabas ko kasi pumunta siya ng Tel Aviv, no? At alam mo yun, sabi niya 6:30 na daw siya aalis doon. Eh anong oras na siya makakarating? Sabi ko, ay hindi. 'Di ba? Hindi lang talaga, no? At ginawan naman nila ng paraan eh. 'Di ba? Na nakarating po sila dito sa oras na kung saan aalis ka na. Pero kung bibigyan mo sila, sige, okay lang. Ay hindi, 'di ba? Lagi na nila 'yang gagawin pag pinagbigyan mo sila sa una, no? Sabi dito, mamuhay kayo ng may kabanalan. Lahat ng patungkol sa Diyos ay may kabanalan. Kaya yun po yung ating pipiliin. At sikapin, sabi niya, hindi lang mamuhay, sikapin ninyong maging maka-Diyos. Sa lahat ng gagawin natin, maka-Diyos ba ito? Diba? Kasi kung hindi, wag mo na lang gawin. Diba?
Yung tao na yan, pinili mong kasama, maka-Diyos ba yun? Pero kapag hindi, huwag mo nang piliin. Di ba? Doon ka sa talagang tahanan mo. Doon ka talaga sa mga kapatid mo. Doon ka talaga sa mga tao na kung saan dinala ka ng Panginoon. Doon ka mag-ano, di ba? Yun yung buhay mo. Doon yung magiging circle ng buhay mo. Hindi yung nakikipag ano ka pa. Kasi kung ganun yung gagawin mo, kapatid, hindi ka magiging malaya sa yung pagsunod sa Panginoon. Sa totoo lang. Sa totoo lang talaga. Kasi naranasan ko din yan eh. Hindi ka magiging malaya. Di ba? Lagi na lang conflict ang mga schedules ng magkakaroon ka tuloy, sino bang, saan ba ako pupunta, saan? At kadalasan ang nasa sacrifice yung gawain mo sa iglesia. Dahil sa para sa'yo, hindi yun higit na mahalaga. Kadalasan ganun ang nangyayari eh. Naiunawaan ako. Di ba? Yung iba na naman nagpapaalam, hindi naman sila totoong nagpapaalam eh. Binibigay lang nila kung ano yung decision na nila. Kasi kung magpapaalam ka, ganito dapat yung gagawin mo. Pwede po ba na ako po ay dumalo doon? Pero hindi. Ang pamamaraan ng iba, ganito. Dadalo po ako. Wala po ako sa Sabado kasi dadalo po ako doon. Binigay mo, hindi ka nagpaano eh. Hindi yun pagpapaalam eh. Kumbaga, sinabi mo lang kung ano na yung decision mo. Diba? Sinabi mo kung ano na yung gagawin mo sa buhay mo. Kasi kung magpapaalam ka, you will wait kung ano yung sasabihin ng pinagpapaalaman mo. Diba? Kung sasabihin niyang hindi, hindi ka pupunta. Kung sasabihin niyang oo, hindi, oo, maaring doon ka lang pwedeng pumunta. Yun yung sinasabing respeto, kapatid. Pero kadalasan, hindi natin yun ginagawa. Kasi para sa atin, ayaw natin na under tayo sa authority ng iglesia na kinabibilangan natin. Wala pa akong nakita na nagpaalam na gano'n, na meron pala pero iilan lang, no? Pero karamihan, ang style nila ng pagpapaalam, pupunta po ako sa ganun, wala po ako sa ganun. Hindi man lang nila inas, pwede po ba? Kasi pwede po ba? O yung ginagawa ng iba na, ano, nakapili na sila kung sino yung papalit sa kanila without even informing the proper authorities. Walang paggalang, di ba? Wala lang talagang paggalang. Sabi dito, magsikap kayo, sabi niya dito, mamuhay kayo ng may kabanalan, sikapin ninyong maging makadiyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. So yun pala yung dapat nating gawin, no? Mamuhay ng may kabanalan, sikapin ninyong maging makadiyos habang naghihintay tayo. Hindi yung paisi-isi ka lang, antagal pa yung Lord. Hindi pa nakatayo yung Antichrist. Di ba? Wala pa siya sa Jerusalem. Hindi pa nga na-rebuild yung third temple. Kaya okay pa lang magkasala sa kapanahunan. Saka na lang ako mag-ask ng forgiveness. O saka na lang ako babalik. Di ba? May mga signs ka pa. Oo, alam mo yung mga signs. Di ba? Ang problema lang, eh baka yung buhay naman yung hindi na pala rin. Di ba? Kasi in a twinkling of an eye, ay po pwedeng mawala yung buhay, no? Meron tayong ginagawa while waiting, ay nagpapakabanal tayo while waiting sa araw ng Panginoon, ay namumuhay tayo ng may kabanalan at makadiyos na pamumuhay. Sabi dito, magsikap kayong mabuti. Magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Si Peter unang nagsabi nito, di ba, sa mga, hindi lang yan, kahit sa Old Testament, sinabi niya na yung fervent heat, di ba, na mangyayari, hindi lang yung mga scientists, no, sa kapanahunan natin. Meron pala tayong trabaho, kapatid. Kung gusto, kasi di ba, yung araw ng Panginoon, ito yung inaantay nating mga Kristiyano. Diba? Kasi dito talaga natin makakasama na yung ating Panginoon. Dito na yan natin, dito na tayo dadalhin doon sa lugar na kanyang ipinangako. So it is our joy sa pagdating ng araw po na yan.
Di ba? Natutuwa po tayo pagdating ng araw na iyan. Kasi ito na yung wakas ng lahat ng bagay. Di ba? Ito na yung ipinangako ng Lord eh, na wala nang pagluha. Dadalhin na tayo doon sa lugar na kung saan inihanda niya para sa bawat isa po sa atin. Pero may trabaho pala tayo. Di ba? Yung sabi niya, magsikap kayong mabuti. 'Di ba? Ibig sabihin noon, gawin mo kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Lord. Huwag kang mag-stay diyan, kapatid. 'Di ba? Ang tagal-tagal mo na dito, ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, hindi ka pa rin natututo. 'Di ba? Masakit man yung mga ganitong pananalita, pero totoo. 'Di ba? Totoo naman. Hindi nagagamit yung buhay mo, kaya stay ka ng stay sa trabaho mo. 'Di ba? Walang, kahit sabihin mo, yan ang ginagapag din. Pero yung presence mo, kapatid, you'll never know, sabi nga ni Tita Para. Di ba? You'll never know, di ba, na may bibigay sa iyo ng Panginoon sa araw sana na yon na magdadala, di ba, sa tao na yon sa kaligtasan. Pero dahil wala ka, naantala, di ba? Hindi kasi ginagawa ng mga Kristiyano yung mga dapat po nilang gawin. Pero sinasabi dito na magsikap kayo nang mabuti. Pinagsisikapan lang talaga natin, 'di ba? Na upang dumating, sabi niya, upang dumating na. 'Di ba? Hindi pa ba tayo napapagod? Gusto na natin, 'di ba, na makasama na yung ating Panginoon. Pero mag-aalaman tayo kapag hindi pa handa yung lahat. Nako, hindi pa handa yung pamilya ko. Nako, hindi pa handa yung asawa ko. Nako, hindi pa handa. Ayun, mag-aano ka ngayon, no? Iisipin mo ngayon kung paano ihahanda yung mga bagay na ito. Not just only you, mga kapatid, pero also me. Di ba, kahit po sa aking yung family, every time na iniisip ko, Lord, talaga, papaano yon? Ang hirap namang mag-minister sa malayo. Kaya, ang lagi ko na lang dalangin ay gamitin ng Lord yung mga lingkod niya na nasa lugar po namin upang abutin ang pamilya ko. And we need to support those kind of people. Di ba? Support those servants. Kasi, alam mo yon, kung may capacity tayo to support them kasi ito din po ay para sa kabutihan ng ating mga mahal sa buhay. Marinig nila yung mabuting balita ng kaligtasan. 'Di ba nakikiusap, may mga pinapakiusapan ako na ganito, bisitahin niyo naman po yung ganito, bisitahin niyo naman po yung ganito. Gagawin natin yung lahat ng paraan kasi we love them. 'Di ba? At ayaw natin na pagdating ng panahon, hindi natin sila makasama, 'di ba, sa paraiso na inihanda ng Diyos, no, para sa mga magtatagumpay. No, sabi dito, at ang bagay na naroon ay subalit ayon sa pangako ng Diyos, sabi niya, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran, isang lugar na kung saan inihanda ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Sinabi niya ito kasi, saan na tayo titira ngayon? Diba? Maaring sabihin ng mga tao, paano yun? Sayang naman yung mundo na ito. Pero sinabi niya, kahit mapaparam yung mundo na ito, meron ipinangako yung Diyos na isang lugar na kung saan paghaharian ito ng katuwiran. Pagkatwiran, sino yung maghahari doon kung katwiran ang pinag-uusapan? Ang Lord, di ba? Ang Lord, isang bagong langit. Sabi niya, babaguhin niya kasi lahat ng, wala naman dating ayos ito. Create lang ito ng God, di ba? When we go back to Genesis, ganun naman po yung kanyang ginawa. Create niya, let there be light. Walang kaayos-ayos ito noon, yung mundong kinagagalawan natin. Si God yung nag-ayos nito. At kung bibigyan man tayo ng panibagong langit at panibagong lupa, salamat sa Panginoon. Ngayon, kung tatanungin mo, di ba, maaring tanungin natin, saan manggagaling yung langit? At saan manggagaling yung lupa? Mawawala nga daw. Kaya bang gawin yun ng God na mag-create siya ulit ng kaya niya? Di ba? Wala namang imposible sa Panginoon kahit ilang pang lupa, kahit ilang pang langit, kahit ilang pang lugar. Di ba? Kayang-kaya po yun ng Panginoon. Minsan nakakatuwa lang yung tao kasi sabi nila, bakit Trinity? Bakit ano, kakalito tuloy yung Trinity? Di ba? Minsan ganun yung sinasabi nila. Bakit hindi ba kayang lumikha ng Diyos ng kahit walo o kahit milyon na Diyos kung gugustuhin niya?
Pero hindi na natin kayang i-comprehend di kung marami, masyado na marami. Kaya nga, Trinity lang yung representation ng kanya pong sarili kasi yun lang yung kaya nating intindihin. Diba? Yun lang yung kayang abutin ng ating mga isip. Kaya nga sabi niya, mga minamahal, dami niyang kaya nga, no? Habang naghihintay kayo, paulit-ulit, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa. Diba? Walang dungis at walang kapintasan. Kung ano siguro, kung very bold lang tayo, ano, na magsabi ng mga dumi sa ating katawan, ano kayo yung mga yon, di ba? I-secret na lang ninyo na isulat at ipalinis yan sa Panginoon, di ba? Mamuhay tayo ng may kabanalan kasi ayaw naman natin sinasabi, di ba, yung mga karumihan po natin. Pero sa Lord, nakikinig siya at willing siyang linisin tayo. Diba? Willing siyang baguhin tayo kung kaya nga niyang baguhin yung mundo na ito, yung pakayang buhay na ito na higit niyang pinapangalagahan, 'di ba? Kasi create niya ito eh para ano, magbigay sa kanya ng glory, no? Walang dungis sabi dito at walang kapintasan. Isipin ninyong kayo kaya nagtitimpi ang Panginoon. Nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Diba? Maraming mga sinulat si Paul. Ibig sabihin nun, binabasa din ni Peter yung mga sulat ni Pablo. Kasi alam niya dito, yan ang sinulat. Sabi niya, ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. He acknowledges, no, itong si Paul, no, pagdating sa mga bagay na kanya pong isinulat. Scriptural, di ba, yung mga isinulat niya. Sa lahat ng sulat niya, tungkol sa paksang ito, sabi niya, sa lahat ng sulat niya, ibig sabihin, naibigay sa kaalaman ni Peter yung mga isinulat nitong si Paul, no, tungkol sa paksang ito, ganito lagi ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain, sabi niya, at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang, at magugulo ang pag-iisip. Mahirap daw unawain, sabi niya. Kasi, di ba, masyadong mataas naman talaga yung IQ nitong si Paul pagdating sa Hebrews, di ba, napaka mataas po yung mga binabanggit po doon, no, na mga theology. Pero ang nalilito lang daw, sabi dito, ay yung mga mangmang at magugulo ang isip. Di ba? Kaya, ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, ginugulo nila, no? Kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Mali po yung kanilang mga interpretations. Kasi nga, sabi ko nga po, may sariling interpretation ang scriptures. May sariling interpretation ang scripture. Yung mga scriptures na isinulat po dito sa banal na kasulatan, may sarili siyang interpretation. Kaya alamin lang natin kung ano ba yung mga binabanggit niya, no? At kuhanin natin ng sariling interpretation ng scriptures, yun po yung ating ibabahagi. Hindi yung sasabihin mo, ito kasi yung pagkakaintindi ko dyan eh, mas magaling ka pa kaysa sa scripture kapag ganun. Mas magaling ka pa kaysa sa Diyos kapag ganun po yung iyong binabanggit, no? At sabi dito, ay pinapahamak nila ang kanilang sarili kasi walang mabuting bunga yung kanila pong ginagawa. Ngayon, ito'y alam na ninyo. Ngayon, ito rin yung sasabihin natin ngayon. Ngayon, ito'y alam na ninyo, 'di ba? Ito'y alam na natin, mga kapatid. Dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Kaninong batas? Batas ng Diyos. Walang talaga silang sinusunod. 'Di ba? Kapag hindi pala natin sinunod yung batas ng Diyos. Kasi kahit naman yung batas ng Diyos, tuturuan kang sumunod maging sa batas na ginawa po ng tao para sa kanyang glory. Pero kapag walang sinusunod, sabi dito, kaya mag-ingat tayo, no, sa lahat ng ating mga nababasa. Pag hindi natin yun sinunod, mag-ingat lang talaga tayo. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya.
sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. So, yun po yung sulat ni Peter, ano? Dito po sa mga sinulatan po niya, binanggit niya dito, ano, sa mga mananampalataya, sa Ponto, sa Galacia, sa Cappadocia, Asia, Bithynia. Ito po yung kanyang mga sulat. At dahil ito po ay atin na rin pong binasa at pinag-aralan, ito na rin po yung ating mensahe. Di ba? Ito rin po yung sulat na isinusulat niya ngayon ulit. Di ba? At itinuturo niya sa bawat isa po sa atin. So, yun po mga kapatid yung ating lesson. At itatype ko na lang po yung question, Sister Lorna. Sandali lang po ha, Sister. Wait lang po mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat. Pasensya na po at si Lolo yung nangungulit ngayon pa talaga. Salamat po sa Panginoon kasi napakalala.